Magandang araw, mga bata! Halina't makinig sa maiikling kwentong Filipino. Ang unang kwento ay pinamagatang si Nene. Malikot si Nene. Kinuha niya ang gunting. Kinuha niya ang aklat ni Kuya. Ginupit-gupit niya ito. Nakita siya ng nanay. Nagalit ang nanay. Ang pangalawang kwento ay pinamagatang ang Lola. Matanda na si Lola. Maputi na ang kanyang buhok. Kulubot na ang kanyang balat. Ngunit malakas pa siya. Inaalagaan niya kami. Ang alaga ni Mario. May alaga si Mario. Matabang-mataba na ito. Malapit na niya itong ipagbili. Oink, oink, malungkot na sabi nito. Pang-apat na kwento, ang malusog na bata. Malusog na bata si Cindy. Umiinom siya ng gatas. Kumakain siya ng itlog at gulay. Masigla kung kumilos si Cindy. Paano ay malusog ang kanyang katawan? Ikalimang kwento, ang inang bibe at ang limang sisyo. Namamasyal ang inahing bibe. Kasama ang limang sisyo. Nagpunta sila sa ilog. Lumangoy-langoy sila rito. Masayang-masaya sila. Pang-anim na kwento, bakasyon. Nagbakasyon ang mag-anak. Nagpunta sila sa Baguio. Sumakay sila sa bus. 5 araw sila roon. Malamig sa Baguio. Masaya ang mag-anak. Ang pang-7 kwento, ang Pasko. Malapit na ang Pasko. Gumawa ng parol ang tatay. Isinabit niya ito sa bintana. Inayos ni nanay ang Christmas tree. Nilagyan niya ito ng palamuti. Ang pang-8 kwento ay pinamagatang ang Saranggola. Gumagawa ng laruan si Kuya. Gumagawa siya ng saranggola. Kawayan ng kanyang ginamit. Binalutan niya ito ng manipis na papel. Tinalian niya ito ng pisi. Pang-9 na kwento, tubero. Si Mario ay isang tubero. Ito ang kanyang trabaho. Pumunta siya sa bahay malapit sa kanto. Inayos niya ang mga sirang tubo. Si Mario ay masipag kaya bilib sa kanya ang mga tao. Salamat sa pakikinig! Paalam!